sa mga Dapper Cards. Ang sabi ni Vic Soto, ay sila ay namamaalam sa Tape Incorporated. Hindi sila nagpapaalam sa Itbulaga. Eh bakit? Eh kasi itong Tito Vic and Joey, sila ang Itbulaga. Sino ba nag-imbento ng Itbulaga? O di ba si Joby De Leon? O saka yung ano, yung mga ginagawa nila mga pagtulong sa kapwa, tatak Itbulaga na po yan mga kababayan. Kapag sinabing Itbulaga, ang unang papasok sa isip ng tao, Tito Vic and Joey. O, kaya hindi maihiwala yan. Kaya sabi ni Vic Soto, mamamaalam kami sa Tape Incorporated, hindi Itbulaga, kasi ang Itbulaga ay kami. Etong si Tito Vic at si Joey, sila ang Itbulaga. So ganito yan mga kaibigan. TBJ, Itbulaga, Tape, at GMA 7. Ayan po, magkakasama po yan. Nung umalis ang TBJ, kasama po nila umalis ang Itbulaga. So ang naiwan, Tape at GMA 7. Etong TBJ nung umalis, bit-bit nila ang Itbulaga. Kasi sila Itbulaga eh. Oh. Diba? Kayo, tanungin ko kayo. Kapag sinabing Itbulaga, ano agad unang pumapasok sa utak ninyo? Oh. Anong unang pumapasok sa utak ninyo kapag sinabi Itbulaga? Tito, Vic and Joey yan. Oh. Kaya nung umalis itong Tito, Vic and Joey dyan sa ano, sa Tape, bit-bit nila yung Itbulaga. Ang naiwan, Tape sa KJMA Network. Kaya naging successful lang Itbulaga dahil doon sa mga lalaki, babae na nagtrabaho sa loob ng apat na pung taon para maging number one ng noontime show. Ako naniniwala ako, tama naman eh, nagtulong-tulong sila. Pero, hindi magtatagal yan kung hindi dahil sa tatlo. Kung hindi dahil sa leadership ng tatlo. Kung hindi dahil sa talino ng tatlo. Kung hindi dahil sa creativity nung tatlo. Ah? Paano ko nasabi? Unang-una, yung pangalan pa lang ng Itbulaga eh, kanina ba galing yan? Di ba kay Joey De Leon? Doon sa tatlo. Oh. Kung hindi dahil sa talino nung tatlo, sa kanilang mga creativeness, creativity, hindi mangyayari na maging number one itong Itbulaga at hindi tatagal ng ganyang katagal. Nung umalis ang TBJ, bit-bit nila ang Itbulaga. Pagkatapos nga nila umalis eh, nagsunuran yung iba eh. Sila May Mendoza, sila Wally Bayola, sila Jose Manalo, basta lahat. Lahat ng host nag-resign sa Tape. Ibig sabihin, yung original na Itbulaga, mga host, wala na pagdating ng alas 12 ng tanghali. Tutugtog na yung theme song ng Itbulaga, eh, di ba? Isang libot, isang tuwa, buong bansa, Itbulaga. Sino Tito, Vic and Joey? Oh. Team song ng Itbulaga yun eh. Diba? Sina Tito, Vic and Joey. Kapag Itbulaga kasi iisipin ng mga tao, TBJ, nasanay na ang tao. Nasanay na ang tao. Araw-araw, may kita nila yan si TBJ, yung mga ibang host. Hindi ko nga alam na binati kami dyan eh. Hindi ko alam na kasama ako dun sa binati ni Master Henyo Joey De Leon. Alam nyo ba kung saan ko nalaman yan? Nalaman ko lang doon sa mga subscribers natin, doon sa comment section. Sabi nila, nagulat ako, sunod-sunod, sabi eh, Sir, BMT, nabati kayo ni Joey De Leon, nabanggit yung YouTube channel ninyo. Sunod-sunod, hindi lang isa eh. Kaya nagpapasalamat ako dito sa mga subscribers natin eh. Oh. Minsan meron tayong nalalaman na mga bagay-bagay dahil ipinifeed sa atin ng ating mga subscribers. Kasi itong mga loyal at mga totoong subscribers natin, natutuwa kapag napapansin nila na nakikilala itong ating YouTube community.
Kaya nung nalaman ko na binanggit kami ni Joey De Leon, syempre, tiningnan ko, Bulaga yan eh. Isang karangalan ang mabanggit ka sa programa ng EET. Mga iconic trio to eh. Mga legendary to eh. So kung mabanggit ka, syempre, malaki pa sa salamat mo. So tiningnan ko, at yun nga. O nabati kami ni Joey De Leon, nagpasalamat sila dahil sa suporta namin sa TBJ. Oh. Pero yung mabanggit ka doon sa programa, oh. Saka itong TBJ, hindi na nila kailangan magbayad para makakuha ng suporta. Lalong-lalo na sa akin. Kasi bago pa sila umalis dyan sa Tape Incorporated, sinusuportahan ko na sila. Oh. Kung titingnan ninyo, yung suporta ng tao, nasa kanila pa rin. Oh.